Ang topic natin ngayon ay kung ano ba ang skate rails o deck rails kung tawagin ng iba. Saan nga ba ito ginagamit? Bakit meron ako nito sa board ko? Bagay ba sa inyo ito? Lahat yan ay sasagutin natin mga man. At papag-usapan din natin yung advantage at disadvantage kapag meron kayong skate rails sa deck nyo. Okay, unahin natin ang advantage ng skate rails. Merong tatlong advantage ang skate rails. Number one ay madulas siya. Kapag meron kayong skate rails mga man, kahit wag na kayong mag-wax, madulas talaga siya. Kaya nga meron kayong skaters na makikitang naka-rails. Pero itong mga skaters na ito mga man ay usually mga skaters na nag-i-skate sa mga bowl at mga skaters na mahilig sa mga slappies o board slide sa kung ano-anong obstacles. Katulad ni Spunky Santos, Jerwin Santos, makikita nyo na meron siyang rails sa board niya. Kasi nga mahilig siya mag-board slide sa kung saan-saan at mas nagiging creative pa siya lalo. Sa totoo lang, sa lahat ng skaters na gumagamit ng skate rails dito sa Pilipinas, siya yung pinakang perfect example kung para saan talaga yung skate rails. Number 2, isa pang advantage ng skate rails ay hindi magagasgasan yung graphics ng board natin. Maganda ito kasi hindi na nga nagagasgasan yung graphic ng board natin, na e-enjoy pa natin yung pagbo-board slides. Pero itong sa akin mga man, makikita nyo na nagagasgasan pa rin yung graphic nung gitna. Kasi nga medyo luma na tong rails ko eh. Hindi na siya ganun katangkad, di katulad dati. Ayan, makikita nyo, medyo napupudpud na siya. So sumasayad na rin yung gitna ng board. Pero nilagay ko yung skate rails mga man, hindi para hindi magasgasan yung gitna ng board ko. Kung hindi, ayun nga, mas dumulas siya kapag nagbo-board slide ako at para mas lalong tumibay yung gitna ng board ko. At speaking of tibay, number 3, makakatulong din ang skate rails para hindi agad mabody yung gitna ng board natin at para mas lalo itong tumibay. Sa buong experience ko ng pag-i-skate na meron akong skate rails, masasabi ko na talagang tumitibay yung gitna ng board kapag meron tayo nito. Ang maganda pa doon, pwede nyong ilagay yung skate rails kapag may crack yung board nyo o pwede nyo rin naman itong ilagay kahit brand new pa yung board nyo. Kaya makikita nyo dito sa video na yung skaters kahit may crack yung board niya, sinubukan niyang maglagay ng skate rails at nagagamit niya pa rin yung board niya kahit papano. Kaya kunyari may crack yung board niyo, pwede niyong lagyan ito ng skate rails para hindi agad mabalik. So ayun yung advantage ng skate rails. Ngayon punta naman tayo sa disadvantage ng skate rails. Troy, ano ba yung mga bagay na dapat namin i-consider bago kami magtakid ng skate rails sa deck namin? Number 1, mahirap siya ilagay. Sa video na ito, natapos ko ata na ilagay yung skate rails ng mga 40 minutes mga man. Ganun siya katagal ilagay. Syempre, matigas yung maple wood, yung kahoy na ginagamit sa deck, at hindi mo lang siya pwedeng ilagay lang mga man. Kailangan mo lagyan ng pressure yung screwdriver habang binabaon mo yung tornilyo para hindi agad siya magluwag. Kung bata pa kayo o kaya babae kayo, no? Sure ako na mahihirapan kayong maglagay ng skate rails. Kahit nga ako, nahirapan din eh. Pero ayun nga, pwede naman tayo gumamit ng power tools para mabaon yung tornilyo lalo. Pero ayun nga, hindi naman lahat ng skaters ay merong mga ganitong tools. Pero sa kagaya ko na walang ganung mga tool, power tool, screwdriver lang ang gamit, masakit talaga siya sa kamay mga man at mahirap talaga siya itakid. Hindi lang isa ang tatakid mo, kailangan mo mag-boost ng effort sa lahat ng tornilyo na yan para hindi nga sila magluwag. Okay, number 2 disadvantage ay mabigat siya. Kung kayo yung tipong skaters na ayaw ng mabigat na setup, hindi nyo magugustuhan yung skate rails mga man kasi mas lalo pang bibigat ang setup natin kapag meron tayo nito. 10 screws kasi agad na madadagdag at meron pa rito'ng dalawang rails na ito. So bibigat talaga siya mga man. Number 3 ay bawal na tanggalin ang skate rails kapag natakid na. Kapag tinanggal kasi natin yung skate rails, kunyari itong board na to, tinanggal natin yung skate rails, mapuputol agad siya mga man. Kasi nga nabutasan na natin eh. So hihina na yung board nun mga man at magiging prone siya sa mga crack o worse, maputol kagaya nung deck ko dati. Alam naman natin ang board ay mayroong 7 ply, di ba? So ang baon ng screw, bawat screw mga man ay umaabot ng 3 to 4 plies. Hindi lang yan dito sa parte na to mga man ha, sa buong parte yan ng gitna ng board. So pag tinanggal natin yung skate rails, wala na. Mabilis na siya maputol at mahina na siya. Number 4 disadvantage, nagluluwag yung screws pag tumatagal. Ito yung nakaka-disappoint sa skate rails talaga. Habang tumatagal ka nag-i-skate, nagamit mo yung skate rails, lumuluwag na yung mga tornilyo niya. Mapapansin yung lumuluwag yung tornilyo ng rails nyo kapag nagpo-produce na ito ng ingay. Yung ingay na yon mga man yung parang laruan na
pang palakpak. Parang ganito siya, ayan, ganyan yung ingay niya. Ganyan na ganyan. Nakakailang yung tunog, oo, pero hindi naman siya masyadong nakakaapekto. At saka hindi naman lahat ng screws na ito ay lumuluwag. Usually yung mga lumuluwag dito ay yung mga nasa gitna, pero hindi yung mga nasa gilid. Number 5 at last na disadvantage, mga man, ay bawal ang skate rails sa mga skaters na mahilig sa mga stairs o drop. Kita nyo to, mga man, ayan, crack yan gawa sa kakatira sa stairs habang may rails yung board. Yung screws kasi na binaon natin, ayan mga yan, bawal sila malagyan ng pressure o impact. Kagaya nga nitong board na ito, makikita nyo yung crack na obvious na gawa dun sa binaon nating tornilyo dito. Tumira ako ng stairs, nagkaroon ng pressure yung tornilyo sa loob, nag-cause ng crack. Pero ang maganda doon, matibay pa rin to, mga man. Nakakapag-lip slide pa ako dito, nakakapag-tricks, hindi siya paputol. Matibay pa rin siya. Basta pag nagka-crack yung board nyo, wag na wag nyo nang tanggalin yung skate rails nyo. Hayaan nyo na lang siyang ganyan. So ayun, mga man, nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung mag-i-skate rails ba kayo o hindi. Pero para sa akin, napakaganda ng experience ko kapag meron akong skate rails sa board. Iba kasi yung pakiramdam pag nagbo-board slide ka ng may skate rails kumpara sa deck na walang skate rails. Sobrang petix lang talaga ng buhay kapag may skate rails. Hindi ka na kailangan mag-wax ng todo. Kahit konting wax lang, kahit yung lumang wax lang ng tubo nyo, okay na yon, mga man. Makakapag-slide ka na ng mahaba kapag meron ka nito. Malay nyo, magusto nyo yung skate rails. Malay nyo, may mga tricks kayong nagagawa habang may skate rails yung board nyo. So, walang masama kung susubukan natin, mga man. Kung gusto nyo bumili ng skate rails, mag-iiwan ako ng link sa description. Sa Northside Skate Shop, meron dong binibentang rails. At yun lang, mga man. Sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo. Ingat kayo at skate safe lagi.